Si Kristo ay muling nabuhay, naig sa kamatayan. Kaya'n di na mamamatay. Alleluia, alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapuri sa Diyos, mapuri sa Diyos, mapuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinaguni ka namin. Nasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, utom na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
maawa ka, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka. Lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingan na dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayang walang maliw, kami ay magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon pa man sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa Magawa ng mga Apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinakoy niyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan niyo't talikdan ang iyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaan ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaan ay lubos. Panginoon, tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang mga gawang matapat sa pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkakalob mo sa aming makamit. O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig, iya mga pag-asa sa iyo'y nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Magsitayo po ang lahat. Ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, alleluia, alleluia. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa naman ay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ali, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilala na si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang kinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya sinabi niya, "Ginoo,
Kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin ay guru. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sakalip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo, naaakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ang tanong po, bakit ang ating Panginoong Jesus, nang siya ay muling nabuhay, kay Maria Magdalena muna siya nagpakita bago siya nagpakita sa mga alagad? Dapat sana sa mga apostoles muna nagpakita ang Panginoon. Bakit kay Maria Magdalena siya ay unang nagpakita? Ang pinakadahilan, napakalaki kasi ang pagmamakal ni Maria Magdalena sa ating Panginoon. Paano niya ipinadama ang kanyang malaking pagmamakal sa Panginoon? Ang una, si Maria Magdalena, dating babaeng makasalanan. Alang-alang sa kanyang pagmamakal sa Panginoon, nagbagong buhay siya. At mula noon, lahat ng kanyang panahon, iginugol niya para sa ating Panginoon bilang pagmamakal sa Panginoon. Inaasikaso niya lagi-lagi ang Panginoon. Sapagkat napakalaki ang pagmamakal ni Maria Magdalena sa Panginoon bilang kapalit, kay Maria Magdalena siya unang nagpakita. Sa kasalukuyan po, kung napakalaki rin ang ating pagmamakal sa ating Panginoon, malaking biyaya ang ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Magsitayan na po ang lahat. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapakayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salita na walang hanggan at mga gawang
makapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Ang ating tugon, Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon, manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga namumuno sa mundo, naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran, manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag, manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa, manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga yumao, naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, ibinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay matamo namin ang buhay na aming inaasam. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Masayang nagsalo, amin sana mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing dugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayang nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mo na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayon na ipinagdiriwang ang pag-aakin ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamakaw ay nag-akin ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamo na umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupit. Sa pagkabuhay niya bilang maninubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Magsiluluod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob
na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubukos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng Mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kamiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo, sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ng iyong pagkadikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magdiwang haleluya, kamatayan ay tinalo, kalangit ay nabuksan, kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating, kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtakbo ang mag-ina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapabilang. Ang bato ay pinagulong sa pinto ng libingan, kayong lino ay iniwan, ang panyo'y nakatiklop. Nagpakita kay Simon Pedro, totoong nabuhay siya. Ebanghelyo'y ipayag, sinilang ang simbahan. Diyos Ama'y ating purihin, Diyos Anak siyang sambahin. Espiritu'y siyang patnubay, salamat sa Santatlo. Ating Diyos siya, siyang umiibig, luwalhating Trinidad. Panginoon ay dakila, sa ngayon at kailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo po kami upang maging handa ang aming kaluuban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magsiupo muna po tayong lahat. Cristo Padre Jesus Nazareno, tinasina ka namin, pinipinto ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Magsiupo mo.